Madaming nagtataka bakit daw sa edad na 50 eh nag-retired na ako samantalang malakas pa naman daw ako para mag-retired bilang CPA lawyer sa isang corporate office. Para sa akin kasi, enough na yung portfolio ko. I have enough passive income na magsusustain sa aking pangangailangan monthly. So hanggat hindi ko ginagalaw ang mga principal money ko na naka-invest sa mga bank or sa other REIT accounts, walang magiging problema kahit umabot pa kao ng 150 years old. Enough na siya. Tapos may mga rentals pa ako sa condo, sa mga townhouse, sa mga malaking bahay. So pinaupahan ko yun. So at saka at the same time, hindi naman ako maluho, hindi ako mahilig sa mga branded bags or branded products. Mahilig lang ako sa pagkain na mahal, yun lang. So I don't really travel din kasi madali akong mapagod. So hindi ako nagtra-travel. So may car ako, yung car ko, yung mumurahin lang. Hindi ako bumili ng mamahalin kasi depreciation ang iniiwasan ko. So yung bahay ko, hindi rin kalakihan. Enough lang, good for me. At kung magkakaroon man ako ng bisita na at least 2 to 3 person, okay na. So 120 square meter na bahay, okay na sa akin yon. O inalisan ko yung isang bahay ko na 1,200 square meter, lumipat ako sa, nung nag-retire ako, lumipat ako sa 120 square meter na bahay. Yun. So mag-a-adjust ka para masustain mo yung pangangailangan mo at mabibili mo o makakain mo o magagawa mo ang gusto mo. Financially freedom ang tawag doon. Kaya ako nag-retire. Pero kung halimbawa, may asawa at anak ako, at the age of 50, hindi ako magre-retire. Kasi syempre may mga anak ako na kailangan kong i-sustain yung kanilang pangangailangan. At kung mawawala man ako, dapat may maiwan din ako sa kanila. Nagkataon lang talaga na nag-single ako at lahat ng kinikita ko ay naiipon ko at akin lang. Wala akong ibang ginagastos. Kaya nakaipon din ako. Kaya at the age of 50, I stopped working. So nagagawa ko na, hindi na ako naghahabol gumising ng maaga, nakakatulog ako anytime na gusto kong tumatulog, nakakapaglakwatsa ako anytime na gusto kong maglakwatsa. Yun ang kagandahan pag maaga kang nag-retire, na nai-enjoy mo yung iyong pinaghirapan o yung fruits ng iyong hard labor sa edad na yun. Kasi mas mahirap yung nag-retired ka na kung hindi ka na, kung kailan hindi ka na nakakalakad, kung kailan hindi ka na makapag-travel ng maayos, kung kailan hindi ka na hindi mo na pwedeng kainin ng mga dapat kainin na masasarap sa mga buffet, sa mga hotel, sa iba't ibang bansa na pinupuntahan mo. So, the best na mag-retire at the age of 50 para ma-enjoy mo kung ano ang naipon mo sa buhay. Yun lang. Madaming nagtatanong bakit BS Accountancy ang aking naging preparatory para sa law school ko. Una, kasi gusto kong maging corporate lawyer at the same time maging CPA lawyer in the future. At the same time, magandang mas advantageous sa'yo ang accountancy na preparatory kasi madami na siyang subject sa curriculum na law, like negotiable instrument, corporation, taxation, etc. So advantage mo na yan pag pumasok ka sa law school. Pangatlo, ang CPA board exam ay isa sa pinakamahirap na board exam na ibinibigay ng PRC sa Pilipinas. At bibihira din lang, o ilang porsyento lang, ang pumapasa dito. Pangapat, ang accountancy, hinahasa ang iyong rational senses, ang iyong judgment sa pamamagitan ng mga transaction. Kasi ang accountancy is a science of transaction of numbers and analysis. So maganda siya talaga. So, yun ang reason ko bakit yun ang kinuha ko. Gusto kong maging CPA lawyer
at the same time, madami kasi siyang subject na law na pwede kong maging advantage pagdating ko o pag-enroll ko sa law school. Madaming nagtatanong bakit daw ako nag-law school. Una, wala talaga sa hinagap ko o wala sa plano ko na mag-law school. It just so happened, yung dalawa kong kaibigan nung nag-aaral ako ng BS Accountancy, nakaklase ko na rin at the same time, ay nag-proceed sila sa law school. So, nainganyo din nila ako at hindi naman naging masama dahil parehas kaming tatlo pumasa sa bar exam. Ako nga lang, nag-practice ako bilang CPA lawyer, yung dalawa kong kaibigan nag-business. So, sila, mayaman na ngayon, ako, komportable din lang ang buhay ko. Sila talaga super mayaman na, ako komportable yung buhay. So, bakit, mahirap ba ang pag-law school? Para sa akin, tatlo lang ang sikreto eh. Para maging successful ka sa law school. Una, advanced reading, comprehension, common sense. Bakit advanced reading? Kailangan kasi para hindi ka mabubulaga pag nasa school ka na tinanong ka ng professor mo. Dapat advanced ka sa mga bagong batas, binabasa mo yan. At the same time, nagbabasa ka rin yung mga lumang batas. Para aware ka na, kaya pala to slightly modificated, ito pala ay na-amend na, ito pala ay nabago na. So, nalalaman mo yung bago at lumang batas na kukumpare mo. Pangalawa, comprehension. Bakit comprehension? Kasi marami ang nagbasa lang sila pero hindi nila talaga naintindihan yung binasa nila. So, kailangan comprehension. Dapat pag binasa mo, naintindihan mo. Para hindi ka nawiwindang o nami-mislead sa mga opinion mo o sa magiging sagot mo sa classroom. Pangatlo, common sense. Halimbawa, kailangan ng common sense. Halimbawa, nagkaroon ng isang naponentehan ang isang judge nagponente sa isang kaso. Dapat alamin mo bakit 'yon ang naging desisyon nung nagponente nung kaso na yun. Common sense. Yun lang. Madami nagtatanong kung i-dare daw ako na mag-change ng career, ipagpalit ang aking pagiging CPA lawyer, papayag ba daw ako? Oo! Kung ako tatanungin ngayon, hindi na ako mag-aaral ng Bachelor of Law. Hindi na ako mag-abogasya. Tatapusin ko na lang yung BS Accountancy ko, hindi na rin ako mag-board exam at mag-negosyo ako. Kasi ako naniniwala na may mas malaki akong chance na yumaman kung ako ay mag-negosyo kaysa ako'y mangangamuhan bilang isang CPA lawyer. Yun lang, bakit ko tatapusin ang BS Accountancy? Para kung hindi ako maging successful sa pag-negosyo ko, may pullback ako. At the same time, may background ako tungkol sa negosyo. Kasi ang accountancy, it's more of transaction, numbers, analysis. So accounting, kailangan mo pag nagnegosyo ka. Yun lang. Oo, ipagpapalit ko. Kasi na-experience ko na yan eh. Dati, yung mga kaklase kong, dalawa kong naging friend na kaklase ko sa law school, i-dinner ako mag... Pumasa kami sa bar exam o hindi, magninegosyo kami. Ako nag-continue sa career man, sila nagnegosyo agad. Never silang nag-practice sa kanilang profession bilang abogado. Samantalang license sila, pasado sila. Ngayon, mayamang mayaman na sila. Ako, komportable lang ang buhay ko. So, ako naniniwala na nasa negosyo ang pag-ahon, hindi sa pangangamuhan. Yun lang. Madami nagtatanong kung i-dare daw ako na mag-change ng career, ipagpalit ang aking pagiging CPA lawyer, papayag ba daw ako? Oo! Kung ako tatanungin ngayon,
hindi na ako mag-aaral ng Bachelor of Law. Hindi na ako mag-abogasya. Tatapusin ko na lang yung BS Accountancy ko. Hindi na rin ako mag-board exam at mag-negosyo ako. Kasi ako naniniwala na may mas malaki akong chance na yumaman kung ako ay magninegosyo kaysa ako'y mangangamuhan bilang isang CPA lawyer. Yun lang. Bakit ko tatapusin ang BS Accountancy? Para kung hindi ako maging successful sa pagninegosyo ko, may pullback ako. At the same time, may background ako tungkol sa negosyo. Kasi ang accountancy, it's more of transaction, numbers, analysis. So accounting, kailangan mo pag nagnegosyo ka. Yun lang. Oo, ipagpapalit ko. Kasi, na-experience ko na yan eh. Dati, yung mga kaklase kong, dalawa kong naging friend na kaklase ko sa law school, dinner ako, pumasa kami sa bar exam o hindi, magninegosyo kami. Ako nag-continue sa career man, sila nagnegosyo agad. Never silang nag-practice sa kanilang profession bilang abogado. Samantalang license sila, pasado sila. Ngayon, mayamang-mayaman na sila. Ako, komportable lang ang buhay ko. So, ako naniniwala na nasa negosyo ang pag-ahon, hindi sa pangangamuhan. Yun lang. May mga nagtatanong, ano daw ba ang mas magandang preparatory para sa law school? Depende sa gusto mong tahakin bilang abogado. Kung gusto mong maging corporate lawyer, BS Accountancy. Kung gusto mo naman maging criminal lawyer, maganda rin ang exposure sa criminology. Yan ang maging ano mo. Kung gusto mo naman maging politician, so pwedeng political science. So depende sa gusto mong tahakin o gusto mong i-specialize pagka-graduate mo ng o pagkapasa mo ng bar exam. So ako kasi gusto kong maging corporate lawyer kaya CPA, kaya gusto kong maging CPA lawyer kaya BS Accountancy kinuha ko. At para sa akin napakalaking advantage ang BS Accountancy kasi maraming law subject na siya sa curriculum pag BS Accountancy ang kinuha mo. May mga subject na siya na katulad ng negotiable instrument, sales, corporation, taxation, and etc. So yung palang advantage mo na yon pag pasok mo sa law school, hindi ka na masyashock gaano kasi may background ka na tungkol sa mga batas. So, para sa akin, depende kung ano ang gusto mong tahakin after the bar exam. Kaya, choice ninyo yon kung ano ang kukunin yung preparatory. Kasi lahat naman yan magaganda. Magbe-base na lang yan sa kung ano ang gusto mo after the bar exam. Yan lang po. Madaming nagtatanong sa akin, kailangan ba matalino ka pag mag-aaral ka ng law school? Para sa akin, hindi eh. Tatlo lang ang kailangan mo sa pag nag-aaral ka ng law school. Una, advanced reading, comprehension, common sense. Bakit kailangan mo mag-advanced reading? Kailangan mong basahin yung mga bago at lumang mga desisyon ng Supreme Court at mga bagong batas. So doon yon pag advanced reading ang ginawa mo, advantage mo na yan pagdating mo sa law school. Pangalawa, dapat yung binabasa mo, naiintindihan mo. So kailangan ng comprehension, hindi lang yung nabasa mo, kundi dapat naiintindihan mo. Pangatlo, dapat may common sense ka rin. Dapat naiintindihan mo bakit yun ang naging desisyon ng nagponente ng desisyon na yan. Bakit ganun ang naging sitwasyon? Bakit ganun ang naging desisyon sa mga ganong kaso? So, kailangan mo lang common sense, comprehension, advanced reading. The rest, huwag mo nang problemahin yon. Kasi matututunan mo yan pag ikaw ay nag-practice na sa pagiging abogado. Pag ikaw ay nasa actual na laban, doon mo na
malalaman yung iba pang sikreto o kailangan mo sa pagpraktis mo sa pagiging abogado. So yun lang, hindi kailangan maging matalinong matalino ka. Kailangan mo lang yung tatlong weapon na yun. Kasi yun ang ginamit ko nung ako'y nag-aaral sa law school. Nung ako'y nag-enroll sa law school. Madaming nagtatanong, mahirap ba mag-aral ng abogasya? Para sa akin, hindi. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang sikreto sa pag-aaral ng abogasya, kailangan mahilig kang magbasa. Advanced reading, yan ang sikreto doon. Advanced reading na dapat may comprehension at saka common sense. Yun lang. Yun lang ang sikreto para ka pumasa o magtagumpay sa law school. Advanced reading, comprehension, at the same time, common sense. The rest, hayaan mo na. At ito ay may experience mo sa actual na pagiging abogado pag nag-practice ka na. Yun lang dapat mong maging baon. Kasi sa totoo lang, mas mahirap mag-aral ng BS Accountancy kaysa sa law school. Ang law school kasi, kailangan talaga, you need time para magbasa ng pagkadami-daming libro. Dapat advanced reading ang kailangan mong gawin. Yun lang ang sikreto. Tatlo lang, dapat comprehension, advanced reading, at common sense. Madami nagtatanong kung ididare daw ako na mag-change ng career, ipagpalit ang aking pagiging CPA lawyer, papayag ba daw ako? Oo! Kung ako tatanungin ngayon, hindi na ako mag-aaral ng Bachelor of Law. Hindi na ako mag-abogasya. Tatapusin ko na lang yung BS Accountancy ko. Hindi na rin ako mag-board exam at mag-inegosyo ako. Kasi ako naniniwala na may mas malaki akong chance na yumaman kung ako ay magninegosyo kaysa ako'y mangangamuhan bilang isang CPA lawyer. Yun lang. Bakit ko tatapusin ang BS Accountancy? Para kung hindi ako maging successful sa pagninegosyo ko, may pullback ako. At the same time, may background ako tungkol sa negosyo. Kasi ang accountancy, it's more of transaction, numbers, analysis. So accounting, kailangan mo pag nagnegosyo ka. Yun lang. Oo, ipagpapalit ko. Kasi, na-experience ko na yan eh. Dati, yung mga kaklase kong, dalawa kong naging friend na kaklase ko sa law school, idinera ko pumasa kami sa bar exam o hindi, magninegosyo kami. Ako nag-continue sa career man, sila nagnegosyo agad. Never silang nag-practice sa kanilang profession bilang abogado. Samantalang license sila, pasado sila. Ngayon, mayamang-mayaman na sila. Ako, komportable lang ang buhay ko. So, ako naniniwala na nasa negosyo ang pag-ahon, hindi sa pangangamuhan. Yun lang. Madaming nagtatanong kung talaga bang yayaman ka sa pagiging abogado. Ito ay tungkol lang sa naging sitwasyon ko. Hindi ako yumaman, pero naging komportable ang aking pamumuhay. Sa more than 90,000 na abogado sa buong Pilipinas, mga less than 10% lang talaga ang yumayaman at nagiging sikat sa kung ano man ang kanilang hawakan na specialty or expertise bilang abogado. Ang assurance ko lang, pag ikaw ay naging isang abogado, ito ay magbibigay sa iyo ng komportableng buhay. At madami pang perks sa buhay mo bilang isang abogado.
So, hindi ka yayaman sa pagiging abogado. Magiging komportable lang ang buhay mo. Though, law profession is a lucrative and noble profession. So, doon pa lang, wala ka ng talo. Madaming nagtatanong sa akin, kailangan ba matalino ka pag mag-aaral ka ng law school? Para sa akin, hindi eh. Una, tatlo lang ang kailangan mo sa pag nag-aaral ka ng law school. Una, advanced reading, comprehension, common sense. Bakit kailangan mo mag-advanced reading? Kailangan mong basahin yung mga bago at lumang mga desisyon ng Supreme Court at mga bagong batas. So doon yun, pag advanced reading ang ginawa mo, advantage mo na yan pagdating mo sa law school. Pangalawa, dapat yung binabasa mo, naiintindihan mo. So kailangan ng comprehension, hindi lang yung nabasa mo, kundi dapat naiintindihan mo. Pangatlo, dapat may common sense ka rin. Dapat naiintindihan mo bakit yun ang naging desisyon ng nagponente ng desisyon na yan. Bakit ganun ang naging sitwasyon? Bakit ganun ang naging desisyon sa mga ganong kaso? So, kailangan mo lang common sense, comprehension, advanced reading. The rest, huwag mo nang problemahin yon. Kasi matututunan mo yan pag ikaw ay nag-practice na sa pagiging abogado. Pag ikaw ay nasa actual na laban, doon mo na malalaman yung iba pang sikreto o kailangan mo sa pag-practice mo sa pagiging abogado. So yun lang, hindi kailangan maging matalinong matalino ka. Kailangan mo lang yung tatlong weapon na yun. Kasi yun ang ginamit ko nung ako'y nag-aaral sa law school. Nung ako'y nag-enroll sa law school. Maraming nagtatanong kung yayaman ka ba sa pagiging abogado. In my situation, in my experience, ang pagiging abogado ay isang noble at saka lucrative na profession. Tungkol naman sa pagyaman, sa more than 90,000 na abogado sa Pilipinas, less than 10% doon talagang yumayaman at sumisikat bilang abogado sa anumang field o specialty o expertise na kanilang hahawakan. And the rest, hindi sila yumayaman pero nagiging komportable ang kanilang buhay financially at sa iba pang aspeto. So, ang pagiging abogado ay hindi assurance na ikaw ay yayaman. Pero ito ay isang assurance na ikaw ay magkakaroon ng komportableng buhay. Yun lang po. Madami ang nagtatanong sa akin kung madali bang pumasa sa bar exam. Para sa akin, mas mahirap nga ang CPA board exam kaysa sa bar exam. Una, sa bar exam, may 6 na subject na 4 hours kada subject. Kaya usually 3 days yung exam kasi 4 hour kada isang subject or 8 hours kada araw. Ang sikreto lang sa pagsagot dyan, dapat diretso ang sagot mo. Diretso at walang paligoy-ligoy. Kung yes, yes. Kung no, no. Then stipulate. Hanggat maaari, mag-cite ka ng mga articles, mga section, or mga naponentihan o mga naging desisyon na ng Supreme Court para maging mas matibay yung sagot mo. At the same time, kung susulat ka, kasi katulad nung nakaraan, more on essay ang exam eh.
So kailangan illegible o dapat readable or understandable, na intindihan yung sulat mo, yung ano mo, yung composition mo sa sagot mo, para madaling maintindihan nung nag-check. At the same time, pag madali niyang maintindihan, madali niyang madali kang papasa. Madaming nagtatanong, madali bang yumaman pag nag-abogado ka? On my situation, yes and no. Ako kasi, naging stable lang at naging matiwasay lang yung buhay ko. Pero yung makukonsidered ko na mayaman, hindi ako yumaman. CPA lawyer ako, ang exposure ko in more on corporate law. At saka talagang nag-work ako for more than 2 decades sa isang multinational company bilang corporate lawyer. So, kukumpare ko yon kaysa sa dalawa kong kaibigan na hindi sila nag-practice. Yung dalawa kong kaibigan na pumasa rin, license sila, pero never silang nag-practice ng law, pero mas mayaman sila. Bakit ko masasabing mayaman sila? May 3 silang franchise ng ano eh, ng fast food dito sa Pilipinas. Yung isa, may sariling ano, poultry at farm. So, I don't know. Para sa akin, if given a chance, hindi na ako maglulo. Siguro mag-aaral na lang ako ng BS Accountancy, tatapusin ko, para maging background ko yon at magninegosyo na lang ako. Kasi pag nagnegosyo ka, kailangan marunong ka sa accounting. Yun lang. Madaming nagtatanong, mahirap ba mag-aral ng abogasya? Para sa akin, hindi. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang sikreto sa pag-aaral ng abogasya, kailangan mahilig kang magbasa. Advanced reading, yan ang sikreto doon. Advanced reading na dapat may comprehension at saka common sense. Yun lang. Yun lang ang sikreto para ka pumasa o magtagumpay sa law school. Advanced reading, comprehension, at the same time, common sense. The rest, hayaan mo na. At ito ay may experience mo sa actual na pagiging abogado pag nag-practice ka na. Yun lang dapat mong maging baon. Kasi sa totoo lang, mas mahirap mag-aral ng BS Accountancy kaysa sa law school. Ang law school kasi, kailangan talaga, you need time para magbasa ng pagkadami-daming libro. Dapat advanced reading ang kailangan mong gawin. Yun lang ang sikreto. 3 lang. Dapat comprehension, advanced reading, at common sense. Madaming nagtatanong kung mahirap ba ang pagkuha ng abogasya pag nag-enroll ka sa law school. Para sa akin, based on my experience, hindi siya mahirap. Kailangan lang talaga advanced reading. 3 lang ang sikreto dyan ha. Advanced reading, comprehension, at common sense. Yun lang. Kailangan, bakit advanced reading? Kasi sa dami ng bagong mga desisyon o mga bagong batas na ginawa, kailangan advance ka sa mga batas na ini-implement. At the same time, kailangan updated ka rin or aware ka sa mga lumang batas. So kailangan talaga advanced reading para pagdating mo sa school, hindi ka masyashock pag tinanong ka. Pangalawa, dapat comprehension. Kailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Hindi lang sa nabasa mo, tapos na. Dapat nabasa mo at naiintindihan mo. Pangatlo, kailangan may common sense. Sense of common sense lang. Kailangan, halimbawa, may isang desisyon na pinunentehan ng isang judge ng ating Supreme Court, dapat alam mo bakit, saan nagmumula, o bakit ganun ang naging desisyon nila. So, kailangan common sense.
at the same time, common sense in a way na dapat inire-research mo at inaalam mo rin kung ano ang mga batas na nakaagapay o nakakasakop sa ganung sitwasyon. Madami ang nagtatanong, talaga bang yayaman ka pag nag-abogado ka? Sa sitwasyon ko, hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sa 90,000, more than 90,000 sa buong Pilipinas na lawyer, na licensed lawyer, siguro mga less than 10% lang ang nagiging sikat at mayaman. Ako kasi sa sitwasyon ko, ang exposure ko is corporate law. Nag-work ako as a corporate lawyer sa isang multinational company for more than 2 decades. Hindi ako yumaman pero naging komportable naman ang buhay ko. Compare sa dalawa kong kaibigan na after naming pumasa sa bar exam, hindi sila nag-practice, ako nag-practice. Sila nagnegosyo. Ayun, yumaman sila. Yung isa kong kaibigan, may 3 franchise na ng isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Yung isa naman, may sarili na siyang mga piggery at poultry. Stable na talagang ang buhay nila. At the same time, mayamang-mayaman na talaga sila. Kasi nakikita ko sila, dahil pumipirma ako sa mga business nila, ako yung kanilang taga-pirma ng accounting, sa accountant. As an accountant, pero silang gumagawa ng financial report kasi mga accounting graduate din naman sila. Hindi nga lang sila pumasa ng CP board exam, pero sa bar exam pumasa sila. So for me, pwede kang yumaman, pwede ka rin hindi sa pag-abogado. Depende na sa kung ano ang magiging kapalaran mo dyan. Pero ang i-assured ko lang sa iyo na magiging matiwasay o magiging komportable ang buhay mo pag isang abogado ka na. Yun lang. Madaming nagtatanong kung talaga bang yayaman ka sa pagiging abogado. Ito ay tungkol lang sa naging sitwasyon ko. Hindi ako yumaman, pero naging komportable ang aking pamumuhay. Sa more than 90,000 na abogado sa buong Pilipinas, mga less than 10% lang talaga ang yumayaman at nagiging sikat sa kung ano man ang kanilang hawakan na specialty or expertise bilang abogado. Ang assurance ko lang, pag ikaw ay naging isang abogado, ito ay magbibigay sa iyo ng komportableng buhay. At madami pang perks sa buhay mo bilang isang abogado. So, hindi ka yayaman sa pagiging abogado. Magiging komportable lang ang buhay mo. Though, law profession is a lucrative and novel profession. So, doon pa lang, wala ka ng talo.